Good morning, good morning. So it's now time to deworm Tintin's kittens. So they are now 25 days old. We start deworming our kittens nung nag-start yung pandemic since mahirap mag-travel going to the vet at that time. So this is what we are using. We are using Microzol. This is the same brand na ginagamit nung vet namin sa paws and claws. We just use the same brand na ginagamit sa mga kitten and adult cat namin nung vet nila. And we ask assistance on how to properly use it for kittens and adult cat as well. So we will just have to weigh them first to make sure na properly calibrated or properly tama yung dosage na ibibigay natin sa kitten. Let's say for example kay Mallow is 308 grams. So in a syringe, kasi for 1 kilogram is 1 ml. So sa syringe, kung gagamit tayo ng maliit na syringe, from 0.3, then tagpas ng additional 8 na guhit. Then, tas may measure lang natin using the syringe, tas saka natin ipapainom sa kitten. I will do a separate video on how to, what's the technique sa pagpapainom sa kitten. Sa mga nagtatanong sa page regarding deworming schedule, I'm just going to share. For kittens age 3 weeks old, dun kami nag-i-start mag-deworm. Then, after the first deworming, the next deworming is every 15 days till mag 3 months old sila. Then, once they reach 3 months old, it will be every month na. From 3 month old to 6 month old, it will be every month. And then once they reach 6 months old, it will be every 3 months until hanggang sa mag-adult sila, continuously every 3 months as maintenance sa mga cats para mas maging healthy sila. So just to advise weight ng mga kittens ngayon ni Tintin at 25 days old. Gaya ng sinabi ko kanina, si Mallow is 308 grams. Si Sprinkle, yung pinakamaliit, is 288 grams. Almond is 336 gram. Coco is 368 gram. And Chucky is 323 grams. Kita mga pangalan nila, diba? Mga sweet something. Yun ang naisip namin ipangalan sa kanila for now. Then, bahala na yung magiging new owner nila kung ano magiging name nila. Added tip, pag nagdi-deworm kayo, hindi maiiwasan yung merong konting madudura or may konting tatapon sa bibig ng kitten. Pag nangyari yon, magdagdag lang ng additional, kahit konting-konti lang na pang deworm para ma-fill out, para lang sure na sakto sa timbang nila yung pang deworm na ibibigay sa kanila. Yan, pinipinch mo lang yung gilid nila. Yan, tas meron silang uwang sa gilid ng bibig. Dun mo ipapasok yung syringe para mapainom sila. Ayaw niya ng lasa. Ayan, ulitin natin. Yan, pwede rin ganyan ng hawak. After deworming, once nag 1 month old na sila, we're going to do spot on treatment for their protection sa fleas and sa sakit sa skin. We're planning also na pinag-uusapan namin na we will not release this kitten without a 4-in-1 vaccine. We're contemplating on that kasi it's for their protection din kasi we will never know pag i-release na sila during travel or once they release to their new home, baka may mapulot silang sakit while in transit or at their new home. So it's much better na protected yung mga kittens to ensure na lalaki silang malusog and healthy sa kanilang maging new home. It's difficult not to be attached to these kittens. Ayan, kagaya nito, may natapon na konti. So, pag ganyang may natapon konti, mag-add lang ng konti uli sa syringe. Tapos, painom. Actually, hindi konti yung natapon niya, medyo marimarami. So, pag gano'n, nangyari may natapon,
And kuha lang ng konti ulit. Tapos, yan, painom. Hirap talagang painomin nito kahit vitamins ayaw niya eh. We are down to the last kitten to deworm. This is Coco and siya na yung last kitten na i-deworm natin. So ayan, that's it for this video. I hope you like it. Please continue to follow these 5 kittens growing up. Bye!